magandang hapon po sa inyong lahat. No? So, ngayon, ipapakita namin or ipapangita ko sa inyo yung kung gaano kalaki yung fish pens namin here in Aklan. And of course, ito yung pinagkakakitaan namin. Ito yung the best na naisip namin na negosyo for the year 20. Nag-start kami 2020, tapos at present here 2022 of course. And of course, i-explain ko din sa inyo kung ilan na yung na-harvest namin during that particular days na nag-harvest kami. So, first harvest namin is approximately 3 tons. Oh, hindi. 3.5 tons, no? Then, the second harvest is 2.5 tons. Kasi, konti lang yung sa fish pen number 2 namin yung nilagay. Like, mga 9,000 bangus. So, sa fish pen 1 is 10,000 to 12,000. So, ayun. Malaki naman yung sa fish pen to yung na-harvest namin. So, of course, it is the best talaga na malaki yung kita, no, sa negosyo. And malaki din yung dapat puhunan nito. So, we take risks, no, pero yung risk is nagiging profitable risk yung naging impact sa amin kasi di namin nakalain na malaki pala yung profit na makuha namin dito. So, let's give you a tour kung gaano kalaki yung fish pen namin. We come up with this resources for with this particular na negosyo because sabi ko sa parents ko
is we need to utilize our resources here. So ano ba yung mga resources namin dito? So since malaki yung ilog namin dito, so yun yung ni-utilize namin para makapag makapagsimula ng negosyo. And since marami namang kilala yung father ko, and yung father ko kasi is fisherman. Oo, and marami siyang kilalang mga direct supplier ng semilya ng ng bangos. So ayun, ni-utilize namin. Tapos si Papa na yung gumawa ng fish pens. Wala na kaming pantay na iba pang gumawa nito kundi siya lamang. And since matalino naman si Papa, dati kasi si Papa is awardee din sa school nila kasi magaling siya sa mga panagat or yung means of living kasi namin is nandito lang talaga, dito lang sa ilog, sa dagat. May dagat din kami doon, dito ilog sa kabila. And of course, ito na yung bagong simula, yung passive income namin at the same time kasi I am a licensed teacher na. So thanks God talaga kasi more blessings, and pinagsisikapan ko talaga yung buhay namin. And kasi yung motto ko is I want to lift my parents up kasi nasa na kami, nasa low level na kami ng ng status. Sa 7 namin, never si Papang nag-pastop ng pag-aaral ng kanyang anak. Lahat kami tuloy-tuloy yung study namin, tuloy-tuloy yung education namin kasi sabi ni Papa magpo-pursige siya, gagawin niya lahat para lahat kami makatapos ng pag-aaral.